Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. Once again, this is Laro TV. And for today's video, pag-usapan po natin. Ito pong nagkatotong sinabi ni Justin Brownlee bago po yung laban nila against TNT sa Game 3 po, no, ng kanilang Best of 7 series dito po sa finals. And pag-usapan din po natin yung malaking dahilan kung bakit po nanalo itong Barangay Ginebra against dito sa TNT Tropang Giga. Pag-usapan po natin lahat ng updates na yan. Pero syempre bago yun, if this is your first time na kayo po ay mapadpad sa ating YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe, pakit yung notification bell at yung all. Huwag nyo kalimutan yan mga kalaro para hindi kayo mahuli sa mga bagong videos and updates na atin pong ipapalabas. So yun nga no mga kalaro, nakaisa na. Ito pong Barangay Ginebra against po dito sa TNT Tropang Giga. Nakala po nating lahat ay medyo tagilid na talaga no, yung para sa kanila itong series na to. Pero again, nagkatotoo talaga yung sinabi ni Justin Brownlee bago po yung game no, nasa video ko rin po yan, previous video ko yan. Sabi niya po na they will turn the table around no. Talagang mabigat din po yung pahayag na ni Justin Brownlee at napanindigan niya po yan ngayong gabi mga kalaro. Talagang they turn the table around dahil 'di ba labang na eh 0-2 eh no, nakaisa po sila ngayon 1-2 mga kalaro. And eto na, nararamdaman na po no. Sinabi rin niya ni Justin Brownlee, eto na po, nararamdaman na yung spirit of NST. Never say die, mga kalaro. And we have to agree, no? Diyan po sa pahayag ni Justin Brownlee. Dahil, yun nga, no? Ginawa niya po talaga yung lahat. Tinapatan niya yung depensa ni RHJ. And, big, di ba? Big game po ito for Justin Brownlee. Bagamat hindi po ganun, teka, explosive yung kanya pong opensa, yung kanyang score. Dahil he only has 18 points, no? With 13 rebounds naman, mga kalaro. And, take note, 4 blocks, mga kalaro. And, 2 of those ay crucial dahil galing po yan, no? Nakuha niya yan sa 3 points ni Oftana. And, imagine nyo, no? 6 points ang nawala doon sa TNT sa dalawang blocks na yan ni Justin Brownlee, mga kalaro. At, ang ganda po ng pinakitang depensa ni Justin Brownlee, mga kalaro. And, with less turnovers, no? At syempre, bagamat maganda po yung pinakita din ni Justin Brownlee, mga kalaro, sumabay pa rin po dyan kahit papano si RHJ with 24 points and 14 big rebounds pa rin, no? Lamang pa rin po sa stats itong si RHJ. Pero mga kalaro, imagine ninyo naman, 48 minutes po na paglalaro, wala po talagang pahipahinga at wala pong sign ng pagod dito po kay RHJ. Nahinangaan po yan mismo ng coach ng Ginebra na si Coach Tim Cone. At ito po yung kanyang mismo sinabi about po kay RHJ, mga kalaro. Pakinggan natin. They just had to slow down. He's amazing. I mean, I don't know Scotty, but you know, we look at video, I watch him on video, and the things he does just amaze us. I mean, us as a team. He's by far the best importer I've ever seen in terms of focusing on defense and on hustle. You know, we've had a lot of prolific imports. A guy scored 100 points, guys who, you know, average big numbers. But to have a guy like this that comes in and just plays so hard on the defensive end and on the and in the hustle side of the game. So ayun mga kalaro, di ba? Sobrang hanga po ni Coach Tim Cone talaga dito kay RHJ mga kalaro. Pero natapatan po yan kanina ni Justin Brownlee. So ayun nga, pag-usapan po natin yung ito talaga yung pinakatahilan eh kung ba't nanalo itong Ginebra. Of course, aside doon sa ginawa ni Justin Brownlee, ito pong veteran na, actually veterans, dalawa sila eh, no? Na hinugot po ni Coach Tim Cone. Ito nga pong si Jody Vance. At ito pong si LA Tenorio na mayroong 9 points, no? Mayroong 9 points and of course, couple of assists, 'di ba? At grabe, ang ganda po ng ginawa dito ng LA Tenorio. Sabi nga po ni ano no, ni Scottie Thompson na best player after ng game sa post game interview mga kalaro, ay talagang excited siya and very confident mga kalaro nung nalaman niya na ipapasok po itong si LA Tenorio. At nag-start pa, no? One of the starters dito po sa kupunan ng Ginebra. At ito po mismo, pakinggan natin yung sinabi ni Scottie Thompson, mga kalaro. Una, I'm confident, no, na playing with Kuya LA, no, for how many years. Alam na namin yung isa't isa pa, no? And andyan pa rin siya to guide me every time, no? Even wala sa support,
siya yung nagco-coach sa akin kung ano yung gagawin sa loob, but pretty excited no before game na to. Excited ako na kasi I know na magkakasabay kami ulit sa court, and Kuya LA is a winner, so he knows how to win, and that's why he sent us the tone, no? Siya yung nag-set ng tone sa amin coming to this week. Totoo po yun, no, na yung spirit of NSD talaga, and eto talagang si LA Tenorio nag-set ng tone for Barangay Ginebra, and of course iba po talaga eh yung mga veterans, mga kalaro, dahil sila yung may mass experience, hindi lamang po dito sa playoffs, sa finals, kundi of course sa mga crunch time, diba? Sa crucial minutes ng game. And nakita po natin kanina yan eh, diba? Jody Vance, itong mga role players na to talagang ang laki po ng tulong for Barangay Ginebra for winning this game, 85-73, mga kalaro. 12 points na kalamangan for Barangay Ginebra. So congratulations to all Ginebra fans as well, no? Congratulations sa inyo lahat, and of course dito po sa Barangay Ginebra for winning one of this, 'di ba, series, for winning the game 3. Tingnan natin sa Sunday, abangan po nating lahat kung nakakaisa pa itong Barangay Ginebra or makakatatlo na ito pong TNT. Sabay-sabay po nating subaybayan yan, mga kalaro.